Good day mga pa-Jaffers! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon po mag-aaral tayo ng laro ng aking paboritong world champion at yan po ay si former world champion Garry Kasparov. So yung kalaban niya po dito si Super Grandmaster Kirill Georgiev. Ito pong laro nila nangyari sa World Blitz Championship 1988. So konting background lang po dito sa larong ito ay meron siyang live video sa YouTube. At yung pong live video na yan, napanood ko. So, very interesting po yung ending at kaya napag-decisionan ko i-analyze natin ito at hopefully meron kayong matutunan at ma-enjoy nyo yung video. So, punta tayo sa laro. Nag-start siya with c4, e5, knight c3, knight f6, knight f3, knight c6, and then g3. So, ito po yung English opening na fianchetto kasi kung ibabalik natin, pwede rin hindi ka mag-fianchetto dito. Pwede mga e3 or queen c2. Marami hong iba't ibang linya. Pero ito, English opening na main line. So, reversed Sicilian po ang tawag dito. So, d5. Capture, capture. And then, bishop g2. Ayan. So, may threat po dito. Kapag halimbawa, nag-bishop e7 ka lang, kakapture rin itong e5. So, yan po ang opening trap. And then, pagkakain, may kain dito. Magigipagsabayan. Pagkakain, kain, sasabog yung posyon ng itim sa pagkakain. Usually dyan, ang ending yan, 1 pawn down ang itim dito. So, ibalik natin. Kaya, persado ko, magna-knight b6. Ayan. So, pagka knight b6, castling, bishop e7, and then a3. Ayan. So, ito pong a3, maganda po yung idea niyan. Ang idea is mag-bb4, kokontrolin ang c5 na square. No? So, ayan. So, pagka-control niyan, mag-d3, bishop e3, knight e4, knight c5, and then rook c1. So, ito po kasing c5 square, yan ho ang weakness nitong portion na ito. Ipapakita ko lang yung mga konting linya para makita nyo ho yung idea ng English opening. So, halimbawa, mag-castling ka lang dito. Mag-bb4 yan pag normal development lang. Normal development lang din, d3, queen d7, and then ayan na, bishop e3. Pagka f6, rook c1, papasok ang knight papunta sa c5. At yan po, outpost ng c5 na yan. Kasi, hindi pwedeng kontrolin yan ng itim. At kung papansinin natin, pag kinontrol niya ng pawn with b6, halimbawa makaalis na itong knight, mag-knight d5. No? Pag mag-b6 ka dyan, ang mawi-weaken naman yung c6. Ayan, so nakaturo lahat dyan ng pyesa natin. Kaya pag dumating ang knight sa c5, hinding-hindi po napapaalis. So ibalik natin. Kaya ang ginawa dito, pagka a3, in a5 ban kagad. Para hindi na makapag b4, pero tuloy ang normal development. So, d3, castling, bishop e3, bishop e6, and then dito kagad nag-knight a4 si Kasparov. So, ibabalik natin. Dito po, marami hong pwedeng gawin. Pwedeng capture rin ito. Double pawn kagad. Tapos merong poste sa b5. Pwede rin mag-rook c1. Ganun pa rin ang idea, knight a4, papunta sa c5. O kaya sa e4 ang daan. Basta ito ho talaga ang kukontrolin dyan, yung c5 square. So dito po, si Kasparov nagmamadali, nag-knight a4 kagad, knight d5, threat ang bishop sa e3, and then bishop c5. Ayan. So ganyan po, makikipagpalitan ka ng bishop kadalasan dito, kasi hindi naman yan pwede capture. And pag kinapture yan, kakapturein mo ng knight, andito na yung knight, nasa outpost na, ang dami hong tinatamaan. So, pagka bishop c8, para depensa sa b7, kahit rook c1 lang. Ang lakas ng knight, may parating na bishop, may rook pang backup. So, ibalik natin. Kaya dito, nag-bishop d6. Once again, hindi po pwedeng kainin. Pag kinain yan, kakain dito, kontrolado na yung c5. So, imbis kakainin, syempre, ginawa rook c1 lang. h6. Stopping na yung g5. Knight d2, rook c8, and then knight e4. So kung mapapansin natin, kahit ho, blitz lang itong labanan, mabilisan lang, yung idea ho ng opening hindi nagbabago. Lahat ho ng pyesa, papunta na sa c5. Kasi dyan po talaga yung outpost ng English opening.
At mapapansin natin, kapag nag-B6 ka, ayan na, yung bishop lalakas. Wala nang depensa yung knight sa C6. Kaya dito po, meron ng tactics with knight takes D6. Capture, capture, and then bishop takes B6. So, ang lakas kasi ng bishop, tinamaan ng knight. At kaya po, mababawi yung bishop na isinacrifice. So, pagka-capture, kinain ng knight. Rook D8, capture, capture, and then queen C2. So, dito po, one pawn down na buong-buo. Pero, syempre, super GM din po yung kalaban ni Garry Kasparov. Hindi naman magpapatalo yan ng basta-basta. So, queen B8, threatening rook takes B2, kaya na persa, capture, capture, at dito mapapansin natin, kinulang ng isang tempo si Kasparov para maipush yung B-pawn. So, pagka rook B1 kasi, threat na po niyan is B4. At pag nakapag B4 yan, halimbawa mag-rook B8 ka lang, pag nakapag B4 yan, capture, capture, tuloy-tuloy na ho yan. No? May rest back pa ng bishop na nasa long diagonal. Ang hirap na lang posisyon ng black dito. Kaso, nagmamadali pa, blockade kagad. So, nasa B2 pa lang, naka-blockade na po kagad yung pass pawn ng puti. So, queen D2, rook B8, rook C1, and then bishop E6. So, dito po, anong nangyari? Napagtulungan ang pawn sa B2, hinding-hindi na maka-advance. No? So, nag-rook C2, depensa lang. And then D5, H4, and then A4. Ito talaga, hindi na ho talaga makakapag-push. So, parang kahit one pawn up si Kasparov, para pong wala. Kasi, hindi naman maipush yung lamang na pawn. So, bishop F3, queen D4. Dito, waiting-waiting lang ang itim. Kung anong gagawin ng puti. So, D4, nag E4, bishop E2, queen B3, king G2, G6, bishop D1. So, threatening rook C8, check, discover na takang queen, kaya ng king G7 lang. Queen C1, queen B6, mapapansin natin, hindi pa rin makaalis. Na-tied down na po yung pyesa ng puti. So, nag-rook D2, bishop D7, ngayon na-pwersa na si Kasparov mag queen C5. Kasi wala na po talagang gagawin, pag hindi penalit ang queen, hindi na po mag-pro-progress yung position kasi didepensa lang dito sa B2. So, capture, capture, bishop C6, king F1, king F6, king E1, king E5, and then rook C2. So, kung mapapansin natin, kahit na wala yung queen, tied down pa rin sa B2 pawn, yung puti, tapos yung king ng itim, napakalakas na punta kagad sa center. So, rook B5, king D2, and then pagka D4, na persa ng kumain-kain, itong pawn sa C5, babaksak. So, pagka bishop E2, capture, 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 king E3, F5, and then G4. So, dito po sa posisyon na to, ang sabi ng engine, equal 0.0. Kaso, kung titingnan natin mabuti, hindi po siya equal. Slight advantage po ito for white. Kasi pagka king D5, papansin natin, yung bishop ng itim, wala hong matamaan na pawn. Lahat ng pawn ni Kasparov, so kainin muna natin, lahat ng pawn ni Kasparov nasa itim. So, kahit yung bishop umikot-ikot ho yan, sa buong board, wala hong tatamaan yan. Yung mga pawn ng kalaban, nasa puti, na tied down sa pawn ng, sa light squares, at ay hindi hong makaalis sa light squares kasi king F4 ang ginawa. Ayan. So ngayon, tied down na po sa depensa dito. At meron po dalawang ways para depensa ng F5 pawn. Pwede mag bishop D7 or mag king E6. At isa lang po dyan ang tatabla. Ang tatabla dyan is yung bishop D7. Kailangan itong king very active, nasa gitna. At yan lang po ang only chance ng black na makatabla. Kasi pagka bishop F1, king D4, hindi ho makapag-progress ang position ng white. Kasi pag ganyan lang, babalik-balik lang. Kapag naman nag-bishop H3 ka, makikipagsabayan ang itim dito. So, kailangan mag-king D3.
aatakihin ito at sabay lang po ang pag-win base sa engine. So ito po lahat engine line. So, capture, capture, king c2, kain, kain, push, push, and then king b3, sabay ang pag-win. Equal, tabla ang kakalbasan. So ibalik natin. Kaso dito, ang ginawa ng itim ng king e6. At dito pa na po nagkaroon ng problema. Unti-unti nang nagapang ni Kasparov kasi pagka bishop c4 check, king f6, nag b4. Meron pong pass pawn dito sa gilid, tapos may weakness pa sa f5 na tatargetin. So kinain, kain, bishop b5, a4, bishop a6, bishop d5, bishop c8, bishop c6, king e6, bishop b5, with the idea of bishop f1, bishop h3, and then ubos ang pawn sa f5 at sa e4. So itong a pawn, magsisilbing decoy, pag lumayo ang king, tagpas itong dalawang pawn sa gitna. So king d6, bishop f1, king c5, bishop h3, king b4, at yan na po naubos na. So pakain, kain, king e5, dito may last chance pa, no? Pag natanggal itong pawn sa f, f2. Kaso, ang bilis eh, dire-diretso. So, king c5, f5, bishop c4, f6, bishop f7, bishop f5, king c6, bishop e6, bishop g6, f7, and then kain-kain. So, natanggal nga yung pawn, kaso yung king kailangan makapunta sa h8. At para po makakuha ng book draw. Kaso, hindi na po makakapunta sa h8 kasi naharangan ng bishop at ng king. So, yan pong pangharang na yan ang fatal dyan. So, h5, king d7, king g6. So, si Georgiev dito, hindi ho talaga nag-resign kasi panic time na. So, bishop a2, king e8, capture, king f8, king g6, king e7, h6, king d6, h7, king c5, h8 queen, king b4, queen d4 check, king b5, bishop d5, and then dito po pagka king a6, mate into na sana kung nag queen b4, and then dito mate sa b7. Kaso, sa gulat ho ng lahat ng nanonood pati ho ng nagko-comment ng queen c5. Ayan, so lahat po nang nagko-comment, nagulat, pati yung player ho nagulat kasi yung kalaban ni Kasparov, titira pa sana. Titira pa ng king kaso wala nang humapuntahan, stalemate ang inabot. So si Kasparov nagulat din, napatingin na lang sa taas na pagano na siya. So yan po, ilalagay ko na lang ho yung video sa ating description at panoorin niyo na lang ho na nung napanood ko, talagang natuwa rin ho ako, natawa nga ako, paano nangyari yun, no? Talagang elementary blunder ang inabot ni Kasparov dito. So, yun, nag-search din po ako ng ibang mga world champions na na-steelmate pa. So, wala na po ako nakita. So, ito lang po ang number one na laro sa history ng world champion na nakapag-steelmate ng queen at saka bishop. So, yan lang po ang ating video for today. Sana ma-enjoy nyo. Ililink ko po yung video sa description. Sana ma-enjoy nyo rin po yon, kagaya ng na-enjoy ko yon. So, hopefully, na-enjoy nyo itong video. Kung na-enjoy nyo po yung video, please like this video and subscribe to our channel. And as per usual, see you again next video. Bye-bye.